Sino rito ang minsan na nagka-ating class? Ayun, no? Sa mga hindi nagtaas ng kamay, sino sa inyo ang gustong maranasan magka-ating class? Ayos. Ang masasabi ko lang, huwag niyong subukan. Ay. Ano yan? Gusto niyo kayo lang nakapag-cutting para kayo lang astig? Magka-cutting din kami. Ay, wala akong sinasabing ganyan, ah. Wala akong sinasabing magiging astig ka kapag naranasan mo magka-cutting class. Naastigan lang naman tayo sa isang kilos kasi hindi natin batid ang mga nakakabagot na aspeto ng kinaastigan natin, eh. Tulad dati, akala ko nga astig ako kapag nagdadala ko ng Rubik's Cube sa school. Hindi naman ako marunong magbuo nun. Okay lang sana kung marunong ako eh, para pwede ko rin ituro sa mga kaklase ko. Kaso di eh. Hindi ko na gets, pero may point siya. Akala ko dati astig ako kapag nagsisigarilyo eh. Oo nga par, hindi bagay sa'yo. Alam naman namin na gusto mo lang magsigarilyo para magmukhang astig sa mga kaklase natin, tsaka sa crush mo eh. Akala ko din dati astig ako na nagdala ko ng gitara sa school kahit isa lang ang alam kong gitarahin nun. Tinawag tuloy yung composer ng mga kaklase ko na marunong talaga mag-gitara. Diba? Kaya sino yan ang bato ng nyog? Umamin na kayo. Hindi naman ako katingero lalo na nung high school. Dahil malapit lang ang bahay namin sa paaralan. Maglalakad lang ako dito. Tapos kakanan dito. Tas kakanan ulit dito, tas boom! Dito na mi! Ang swerte, diba? Hindi ko na kailangan mag-commute o maglakad ng pagkahaba-haba. At dahil nga malapit lang kami sa paaralan, kapag sinubukan ko mag-cutting, may makakakita kagad sa akin na kakilala ng mga magulang ko. Marami pa namang kakilala yung mama ko. Lindon, saan ka pupunta? Nakalimutan ko yung bag ko. Saan mo naiwan? Sa bahay nyo? Sa loob ng school. Susumbong kita sa mama mo. Kaya kung meron man akong dapat pasalamatan kung bakit hindi ako naging katingero, yun ay dahil sa mabuti at mapagmalasakit nating konsensya. Salamat Lord dahil sinaniman mo kami ng konsensya para malaman namin kung ano ang mabuti at masamang epekto ng kinakaharap namin sitwasyon. Yours truly. Balik sa kwento. May pulan kasi dati yung kapitbahay namin. At tuwing umaga, may mga nagkakating na second year at third year high school student noon. Wala pa kasing K-12 noon, kaya wala pang tinatawag na junior at senior high. Ang tawag namin sa kanila, high school. Lapitin talaga ng mga katingero yung pulan na yon kasi patago yung pwesto nila. Kaya hindi sila basta-basta makikita sa labas. Pantanghali ang pasok ko noon. Kaya nasa bahay lang ako tuwing umaga at may bintana yung bahay namin na nakaharap doon sa pulan. Kaya nakikita ko silang naglalaro ng pool. Yun yung tawag namin sa laro na yon na parang billiard. Tapos, imbis na billiard ball, hugis disc yung mga kailangan mong ipasok. Na kung tawagin ay pizza. Iba yung pizza. At imbis na cue ball, motherboard yung ginagamit na pamato. Iba yung motherboard sa computer, ah. At dahil hindi gumugulong ang mga pitsa, naglalagay sila ng parang pulbo sa mesa, pampadulas, na kung tawagin ay borax. Oh, iba yung ano, ah. Iba yung ano. Tusukin ko po nyo ng tako, eh. 2 pesos per game pa dati ang bayad nun. Ewan ko na lang ngayon. Ang saya kaya maglaro nun. Lalo na kapag ikaw yung tumitira. Oh yes, yung impact galing sa pagbangga ng tako sa motherboard. Tapos magta-transfer sa braso mo papunta sa central nervous system. Sensational talaga. Doon pa lang sinisipa na yung dopamine sa utak ko eh. Kaya kung hindi ka marunong maglaro tulad ko at ng kasama mo, eh talaga namang ma-enjoy mo pa rin ito dahil nakakapaglaro kayo ng mas matagal. Noon yun. Ngayon kasi kapag sobrang tagal nyo nang naglalaro at wala pang nananalo sa inyo, paaalisin na kayo kasi magdududa na yung may-ari na baka nakakailang laro na kayo nang hindi nyo nalalaman. At nag-aalala sila na baka makasira lang kayo ng gamit, eh dun pa naman sila kumikita. Eh di ayun na nga, busy sila sa kakalaro ng pool. Ang hindi nila alam,
may inihandang kamalasan ng tadhana sa kanila. Parang ganito yung mga sumunod na pangyayari. Chief, yung mesa. Alam ko. Abala ang pagkakasalansan ng mga piyesa sa mesa. Sinyalis na may naglalaro dito bago tayo dumating. Mukhang natunugan tayo, Chief. Chief, may dalawang set ng baraha sa mesa. Alam ko. Posibleng dalawa lang silang naglalaro. Mukhang tatlo, Chief. Meron pang baraha dito. May nakatumba ring tako dito sa likod. Nabigla sila sa pagdating natin. Lumabas na kayo. Alam namin nagtatago lang kayong tatlo dito. Sabede. Sumunod kayo sa akin, sabede. Doon! Oh, walang tatakbo. Walang tatakbo. Sir, may isa pa kaming kasama. Si Tonton, pakihanap naman. Abo, sir. Yung mukhang sisiw na malaki mata. Ha? Buti sinabi nyo. Sa nakasiksiki ang sisiw na yan. Nasa loob lang din po siya. Anong pangalan? Wonton po. Kaklasi ko po siya. Anong apelido? Hong Kong po. Koseksyon po siya ni Sang Gokoy. Itago na lang natin siya sa pangalang. Wonton, Hong Kong. Section Marangal. Mukhang sisiw. Malaki mata. Sabi raw nila. Sige, nire-report namin sa teacher nyo. Sir, hanapin nyo po dun. Baka dun siya nagtatago. Ay nako. Colonel, pakibantayin nga mga batang to. Copy, Chief. Oh, huwag kayong tatakas ha. Sasagasaan ko talaga kayo. Lalo ka na, pamangkin pamanding kita. Hindi ka na nahiya sa akin? Seryoso mga tol. Pamangkinong tanod yung isa sa nahuli. Damn, bro. Naalala ko yung sinabi ni Red sa Blacklist. Life is full of lovely little ironies. Tapos naalala ko may isa pala nagtago malapit sa bahay namin. Akala ko nung una bagong bisita lang ng isa naming kapitbahay. Tinignan ko dun kung andun pa siya. At boom! Andun nga yung tinatawag nilang Tonton. Nakayakap sa bag at may hawak pang baraha. Parang nagdadasal pa ata siya nun. Dinedma ko na lang. Tapos lumabas ulit ako tapos pinanood ko ulit yung mga nahuli sa labas. Tapos tinanong ako nung isang high school. Boy, andyan si Tonton? Andito sir. Andito yun siya. Andito. Andito. De, joke lang. Hindi ganun yung nangyari. Nung tinanong ako kung andun ba nagtatago yung isang kasamahan nila, nanahimik lang ako. Sir, baka nandun si Tonton. Puntahan nyo naman. Sa totoo lang, gustong gusto ko talaga isumbong yun nung una. Kaso payak na kasi, kaya parang nakonsensya na lang ako nung time na yun. Total nilaglag naman na siya ng mga kasamahan niya eh. Pero grabe no, sa ganun ka-crucial na moment, talagang lalabas yung tunay na ugali mo eh. Sobrang sayang. Biruin nyo, nakatakas na yung tao. Nilaglag pa ng mga kaklase niya. Kung sa akin nangyari yun, friendship over na talaga tayo. Kaya nung sandali na makita ko si Tonton na parang paiyak na, biglang naging moral dilemma yung tanong sa akin eh. Kung isusumbong ko ba siya sa tanod o hindi na, total malalaman pa rin naman ng school at parents niya yung mga pinagagawa niya dahil sa panlalaglag ng kanyang mga kaklase. Mahirap pala magdesisyon kapag sangkot ka na mismo sa eksena, no? Kaya kahit ano piliin ko sa dalawa, okay lang eh. Kaso walay. Hindi pa ganun kalawak yung dunong ko para humatol ng kapalaran ng isang tao. Kaya sa tanong na isusumbong o hindi, hindi ako nakasagot. Kaya technically, napili ko yung panghuli. Kaya ayun, kung plano nyo mag-cutting, ang mapapayo ko lang, huwag kayong magka-cutting class kung elementary o nasa high school pa lang kayo. Mag-aral kayo mabuti hanggang makatungtong kayo sa college. Dahil sa college, mas madaling mag-cutting.
Alam nyo ba kung bakit? May tanong muna ako sa inyo. Alam nyo ba kung saang parte ng school nyo pinakamabisang tumakas? Sa likod ng building, tapos tatalon sa tuktok ng pader? Bukod doon? Sa puno malapit sa pader. Bukod doon? Siyempre, sa gate. At sa college, kahit anong oras magustuhin lumabas, makakalabas ka. Dahil pwede na ikaw lumabas. At malaya kang makakapagkating kung kailan magugustuhin. Huwag kayong lumabas sa hindi labasan dahil madaling mapansin ang mga kahinahinalang kilos. Kaya mag-aral ng mabuti hanggang sa college. At dun kayo magkating kung kaya pa rin ang konsensya mo. Madalami long time Saki saki fucky fucky One time Lami long time Feed of my lungs long Go back to Hong Kong I'll send you back to Hong Kong Para one ton Lami Mother lami long time Saki saki fucky fucky One time Hong Kong One time One time